our beloved Boss Mike, Boss Mike. Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa Amandako ng Mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Napanood nyo na ba to? Ayan yung actual na pag-aresto dito sa isang akusyado na di umano'y nagpapatay kay Governor Degamo. Walang iba kundi si Tebenyo. Ha? Si Tebenyo, Papa Dom, ha? Ay ito yung yung tropa at pinagtatanggol nila Banat Bay. Oo. At syempre, nung iba pang mga engot at tatanga-tangang mga vlogger. Hindi ko ba alam kung bakit kailangan ipagtanggol itong tao na to, ha? Sa kabila ng napakaraming nakasampang mga kaso, mga boss, abay, nakukuha pa nilang ipagtanggol. Panoorin nyo, hinuli, taas kamay! Taas! Naloko na. Nagdadrama pa siya dyan, kunyari masakit ang tuhod! Oo! Ang ano ko rito, ang gusto ko lang ipahatid, bakit ba may mga vloggers na pinagtatanggol itong si Tebes? Samantalang, ito nga ay naaakusahan ng patong-patong na kaso na pagpatay. Lalong-lalo na yung pagkakasangkot niya doon sa Degamo. Masakir yun eh. Diba? Sa dami ng pinatay nila, kita mo parang baliwala lang sa kanila yung pumatay ng tao. Gawain ba ng ng matinong tao? Gawain ba ng mga taong may konsensya pa? Pero alam nyo, sa kanila, okay lang. Pagtanggol natin yan. Naloko na. I will kill you. Diba? Kaya lang mga boss, wala tayong magagawa dahil siguro tingin nila si Tebes bayani. Bayani ba? Naloko na. Sabi dito, Boss Mike, kung sinasabi nilang bayaran ng mga PBBM vloggers, tanungin mo kung magkano sila. Magkano kayo? Naloko na. Magkano? Sabihin nyo! Naloko na. Oh, shit! Ikaw naman, boss din ko. Ikaw, nag-gaslighting ka din. Diba? Totoo lang. Tapos ang gagawin nila, bibintang nila si Mike Sher, pero bayaran yun eh. Naloko na. Diba? Si Sangkay, bayaran yun eh. Naloko na. Lalong-lalo na si Coach Jarrett, bayaran yan. Yari tayo dyan. Diba? So, hindi nabibili ang dignidad ko, sabi ni Patrick Lopez. Siyempre, parehas tayo. Naging tahimik at mapayapa ang Negros Occidental mula nang mawala sa politika sin ang mga Tebes. Diba, Mando? Si MG bayaran daw. Naku, yun no. Naku, nung pahuya. Bayaran talaga yun. Naloko na. Sa totoo lang, binanatan ko na. Lintik na mga yan diba? Mga dadamay pa ng ibang tao, mahilig gumawa ng mga eksena na puro kasinungalingan. Diba? Wala naman tayong problema doon kung sino yung sinusuporta niyang politiko. At kung sino man yung nagbabayad sa kanya, di ba? Pero sana naman, huwag niyong idadama yung ibang mga vloggers na tulad namin, na tahimik dito at naghahanap buhay, di ba? Naloko na. Buti pa sila. Alam nila bayaran ng mga BBM vloggers. Samantalang ang mga pinagbibintangan nila, hindi alam. Yun na nga eh. Sa tingin nyo, kung ako ay babayaran, magkano kaya ibabayad nila? Naloko na. Diba, Boss Daisy? So,
eto na mga kababayan. Nako. Oh, lahat ng mga fake news na yan, nababayaran ang mga vlogger na nagdidepensa sa gobyerno. Hoy! Oh? Nagdidepensa sa gobyerno. Akusa nila bayaran daw, pero sa totoo, yung mga DBS na yan ang bayaran. Ay, Diyos ko. Talaga, di ba? Oo. Ledesma. Mami Maricoy! Shout out! Namiss ko kayo! Si Puchuchoy nagre-reklamo, 163 daw yung like. Ewan ko sa mga yan. Oh, Agnes Kakal, shout out. Roxy L, Lakay Cowboy, shout out! Mike Cervera po, laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa, Pachuchay. At syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po at huwag niyo pong kakalimutan mag-like, share, and subscribe. Mag-comment po kayo. Binabasa ko po lahat yan. Bye-bye po! Our beloved Boss Mike! Boss Mike!